bloating day. Matakaw kumain, nagbo-bloat talaga. Magandang buhay! Welcome or welcome back to Jackie's Vlog! So today's vlog, my darling, pag-uusapan natin ano-ano nga ba yung mga pagkain na dapat mong iwasan para po iwas bloating din. Because knowledge is power. And before we're gonna proceed, hello, my name is Jackie, and in this channel is all about empowering women and helping you to be the best version of yourself. And I do make a vlog once a week every Tuesday. And if you wanna be updated, kindly please subscribe po to my channel at click na rin po ang bell notification para po ma-notify kayo every time I have a new vlog. At ma-appreciate ko rin po kung bigyan niyo po ng thumbs up or like ang video na to. So now let's get started. Before natin pag-usapan kung ano-ano nga ba yung mga pagkain na nagka-cause ng bloating, ano nga ba ang bloating, my darlings? Ang bloating is nangyayari after mong kumain ng big meal. At ito yung feeling na kala mo buntis ka after mong kumain ng napakarami, and then feeling mo nag-expand yung tiyan mo na parang balloon. At merong 5 major reasons, my darlings, kung bakit tayo nagiging bloated. Number 1 na dyan is yung overeating or katakawan, which I'm also guilty. Number 2 is excessive swallowed air. Number 3 is period cramp. Number 4 is food intolerance, and number 5 is constipation or irregular bowel movement. And according to the National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease, na ang bloating, my darlings, is very, very common and normal, especially sa mga babae. And most women experience this every day of their life. Pero kung na-experience mo daw ang bloating, every time na matapos mong kumain, hindi na raw ito normal. Baka merong problema sa iyong digestive health na kailangan mo na pong ipakonsulta sa mga doktor. Because prevention is better than cure. But a normal bloating, my darlings, can be prevented from happening by doing a simple diet, which is yung pag-iwas sa mga pagkain na nagko-cause ng bloating. But also, my darlings, keep in mind na hindi lahat ng pagkain na babanggit ko is nagko-cause ng bloating sa'yo, kasi we are all different human beings. So maaaring yung pagkain na nagko-cause ng bloating sa akin ay hindi nagko-cause sa'yo, o yung nagko-cause ng bloating sa'yo ay hindi nagko-cause sa akin. So yung mga pagkain na banggit ko, my darlings, some of them actually are very, very healthy food, pero nagko-cause sila ng bloating. Ano-ano nga ba ang mga pagkain ito? So now, let's get started. Number 1 is processed food. Processed food, my darlings, is the number 1 enemy of bloating because it's high in sodium or salt. Because sodium, my darlings, holds into water that causes swelling, bloating, or water retention. For example, mayroon kang baso na puno ng tubig, and then lagyan mo siya ng asin. Tapos kahit na itinapon mo na yung tubig, meron pa rin maiiwan na asin-asin sa baso. Kasi nga, mahirap talagang i-process yung salt, my darlings. Kaya kung maaari lang, iwasan natin talaga yung mga pagkaing mataas in sodium because it can cause bloating and water retention. In some example of processed food that high in sodium are the packaged foods and fast food, sauces, canned foods, daily meat, baked goods like bread, bagels, and donuts. So kung hindi talaga may iwasan, my darlings, na mag-consume ng mga processed food, siguro the best na lang i-limit natin ang pag-consume nito, kasi hindi naman po talaga sila healthy, at para iwas bloating na rin po tayo. And number 2, high fat foods. Ito yung mga pagkain mataas sa saturated fats. Ang saturated fats, my darlings, is matagal or mahirap silang i-digest ng ating intestine. Kasi ito yung mga fats na they become solid on room temperature. For example na dyan yung taba ng baka, taba ng baboy. Basta lahat ng mga mamantikang pagkain, di ba, for example na lang yung taba ng baka, kapag hindi na mainit yung sabaw, makikita mo tumitigas yung sebo, yun, mahirap talaga silang i-digest ng ating intestine. Kasi pag nagtumigas na yan dyan sa intestine mo, nag-i-slow yung ating metabolism, kasi nga, nahihirapan silang tunawin yan, kasi naman nga ang sebo-sebo, di ba? So dapat talaga iwasan natin yung mga pagkain mataas sa sebo or yung mga pagkain mataas sa saturated fat, kasi hindi lang siya nagko-cause ng bloating. According din sa pag-aaral o pagsusuri, my darling, too much consuming of saturated fat is linked to heart disease and obesity. The daily suggested saturated fat is only 10% or 22 grams of your daily diet. More than that is not healthy. So be aware of that, my darlings.
And number 3, my darlings, is dairy products. Alam niyo ba na 70% of the world population actually suffer from lactose intolerance? Ito yung mga taong allergic sa mga dairy products like milk, cheese, ice cream, and more. Kasi our body, my darlings, produces the lactase. Ito yung enzyme na tumutulong i-digest or i-process yung sugar from the dairy called glucose and galactose. So yung mga lactose intolerance people, their digestive system is nahihirapang i-process itong sugar from the dairy. Kaya naman tinatawag sila mga lactose intolerance people. And number 4, my darlings, is apple and peras. Kasi mataas sila sa fructose. Too much fructose can cause bloating. Ang fructose, my darlings, is a form of sugar na makukuha natin sa mga prutas at saka sa mga plant-based food where it's bonded to glucose. And according to John Hopkins and Medicine, ang apple daw is considered one of the food map that can lead to bloating. So what is food map? Food map is an acronym for fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, and polyosid. Ito yung sugar na nahihirapan yung ating small intestine na i-process or i-absorb. So kung isa ka sa mga tao mayroong irritable bowel syndrome, so iwasan mong kainin yung mga pagkain considered belong to food map. Kasama na dyan yung apple, garlic, onion, kidney beans, at saka yung cashew nuts. At hindi lahat ng taong kumakain ng apple at peras, my darlings, is nakaka-experience ng bloating. For example ako, I love apple and peras. I eat them everyday at never akong naka-experience ng bloating. Meron lang talaga mga taong nahihirapang i-digest yung mga pagkain ito. So kung isa ka sa mga taong na yun, iwasan mo po ito. And number 5, my darlings, is legume. For example, beans and lentils. Kasi mataas sila sa fiber and it also contains oligosaccharides, which is the sugar na talagang nahihirapang i-break down or i-process ng ating digestive health. But nonetheless, my darlings, legumes, beans, and lentils is actually a very, very healthy food na tinatawag nilang the powerhouse food. So kung hindi naman ito nagkukos ng bloating sa'yo, this is actually a very healthy food na kailangan mong i-add sa iyong daily diet. Kasi aside sa mataas siya sa protein, vitamins, and minerals, it's also high in fiber na siya namang tumutulong to make you feel full longer, and it also keep the digestive running smoothly. And fiber is also beneficial, my darling, because it feeds the good bacteria into our intestine or into our guts that called the microbes. So overall, my darlings, fiber is very, very healthy na kailangan mong i-add into your daily diet kasi hindi lang siya healthy and it also prevent bloating. Pero kung ikaw ay merong reaction or allergic sa mga pagkain na ito, but then gusto mo pa rin talaga siyang kainin kasi nga because it's healthy, the best solution for that is kumain ka ng small amount every day and then increase the amount gradually hanggang sa masanay na ang inyong digestive tract o ang inyong katawan sa pagkain ng mga legumes, beans, or lentils. And number 6, my darlings, is cruciferous vegetables. What are those? Number 1 is broccoli, cauliflower, cabbage, kale, arugula, and Brussels sprouts, known as the most healthiest food out there or the most healthiest food na kailangan mong kainin pero nagkakos pa rin ng bloating. According to the Academy of Nutrition and Dietetics, consuming a large amount of this vegetable can cause excess or build up of gas that lead to bloating. Kasi itong mga vegetable, my darlings, meron siyang sugar called raffinose na nagpuproduce talaga ng gas into our intestine that leads to bloating. Pero ang sabi ng mga expert, hindi mo kailangan completely i-avoid kainin itong mga pagkain na to kasi they are very healthy, one of the nutritious foods. Ang kailangan mo lang, kumain ka ng small amount every day and then i-increase mo lang yung amount gradually hanggang sa ma-adapt na ng katawan mo, ng digestive tract mo, yung pagkain ito para eventually, hindi na ito magkukos ng bloating sa'yo. For me, my darlings, nung una talaga, ayaw ko ng broccoli kasi nga, ito nga, nagkukos ng bloating sa akin. So, natutunan ko sa asawa ko na rin kasi he's a doctor na, pinaka-the best way talaga is kumain ka lang ng small amount. Huwag mong biglain yung digestive tract mo ng kumain ng mga pagkain hindi sanay silang kainin or i-process. So, eventually talaga, everyday kumakain ako ng small amount. And then, for 2 weeks kung kinakain siya everyday, hindi na siya nagkukos ng bloating sa akin. So, ngayon wala na akong problema ang kainin itong mga cruciferous vegetable kasi na-adapt na siya ng aking digestive health yung pagkain ito or pag-process nito na hindi na siya nagkukos ng bloating sa akin and at the same time is very healthy. One of my favorite food to eat every day. And number 7, my darlings, is carbonated drink. Number 1 na dyan ang soda. Sinong mahilig sa soda? Ako. Sa tuwing kumakain talaga, madalas umiinom ako ng soda.
So kung maaari lang talaga, iwasan natin ang pag-inom ng soda, my darlings, kasi ang soda, meron siyang carbon dioxide gas na nagkikreate ng bubbles that goes directly sa ating gastrointestinal tract na nagkakos talaga ng bloating or pag-expand ng ating tiyan. And according to the American Journal of Public Health, na yung too much consumed daw ng mga carbonated drinks can increase the risk of having a type 2 diabetes or obesity. And so, kung maaari lang po talaga, iwasan po natin uminom ng mga carbonated drinks para po iwas bloating. And number 8, my darlings, is wheat. Kasi yung wheat, my darlings, meron siyang protein na tinatawag na gluten. Kasi meron talagang mga tao, my darlings, na they are very, very sensitive sa gluten or tinatawag na celiac disease, na 1% of the American population actually have gluten sensitivity, na kapag kumakain sila ng mga pagkain ito, nagkakos talaga ng bloating sa kanila, stomach pain, excessive gas, at saka diarrhea. So kung hindi ka naman po sensitive or allergic sa gluten, so wheat is also one of the best food na kailangan din natin talagang i-consume from time to time. And number 9, my darlings, is non-nutritive sweeteners. Ito yung mga artificial sweeteners, alternatives sa sugar na matagpuan sa mga beverages, candies, and some other foods. Kasi nga, diba, sabi nila, ang sugar is the number one reason kung bakit tumataba ang tao, kaya nagkaroon ng artificial sweeteners. Pero po, hindi sila healthy, my darlings. According to the research, my darlings, or sa pagsusuri, na yung paggamit ng mga artificial sweeteners or pag-inom ng mga beverages or pagkain na merong artificial sweeteners actually links to obesity or pag-gain ng weight, kasi meron siyang sorbitol and xylitol ingredients na talagang nag-trick ng brain natin na kumain pa more, or you want more food, na parang hindi ka nabubusog. Kaya kung maaari po talaga, iwasan natin itong mga pagkain na to na mataas sa mga artificial sweeteners or artificial sugar. And number 10, my darlings, is alcoholic beverages. Kasi ang alcohol, my darlings, meron siyang inflammatory substance na talagang nagkakos ng inflammation sa ating gastrointestinal lining that leads to bloating. Number 1 na dito, my darlings, is yung beer, kasi aside from is carbonated, it also contains yeast na tumutulong i-feed o pakainin yung mga bad bacteria sa ating gut or sa ating intestine na nagkakos din talaga siya ng bloating. So kung maaari lang talaga, iwasan natin uminom ng beer o yung mga alcoholic beverages na to nagkakos ng bloating. Ang the best alternative, my darlings, is wine or spirits. But then, drink in moderation. Huwag po yung sobra-sobra, kasi ang sobra ay hindi rin po maganda sa ating health. And that's all for today, my darlings. I hope meron po kayo natutunan sa ating vlog for today. Thank you so much for watching. Can you please give this video a thumbs up? And also, don't forget po to subscribe to my channel and click the bell notification para po ma-notify kayo every time na meron akong new vlog. I would also leave a video here for you to watch and enjoy. And I hope to see you all again on my next vlog. Please leave me a comment down below kung ano po ba yung mga food na nabanggit ko sa tingin ninyo nagkakos ng bloating sa inyo. And I wish you all a very, very wonderful, my darlings. God bless you all. Bye!